Unit owner sa 2 Serendra na si Marian Castillo. Attorney Fortune, Jake Madrazo po ito, live kayo sa Radyo Inquirer. Jake, good morning po. Yes, attorney, alam mo, I understand, nag-order na ng news, nakarating na ba sa inyo, nag-order ng news blackout si DLG Secretary Mar Rojas, no ha? hindi, ngayon ko lang po narinig ko yan. Kasi nakita ko sa isang pahayagan, but anyway, that was yesterday. Pero lahat ng tao ay nakasentro dun sa kliyente ninyo. Yung may-ari ng unit mismo. Itong unit 501 po ba ito? Anong number po ba yung ano? Ano bang kwento naman on the part of the owner? Hindi naman mo talaga masisisi na syempre marami mga nagtatanong kasi from the very beginning naman, wala din naman nagsasalita mula dun sa may-ari. No? Mm-hmm. Di alam kung sinong may-ari, paano binili yan, and so forth. Lalong-lalo na dito dun sa tao na nasaktan na allegedly nandito sa loob ng unit. Ano? Mm-hmm. So, yun din naman din yung ikinabahala po nung may-ari since last nung simula po pumutok po yung nagkaroon po ng explosion nung po Friday evening, talagang ninanais na nila magsalita. Kaya lang, nandudun po sila sa States at wala pong talagang maaaring magsalita for them until yesterday. So, ang liwanag po ng mga may-ari ay sila po ay mga pangkaraniwang tao lang naman po. Mm-hmm. Meron lang po silang maliit na travel agent po sa Anaheim. Sila po ay mga Pilipino pero nag-migrate po sila to the United States noong pong 2006 pa. Mm-hmm. Nabili po nila yung unit na yan noong 2007 at simula noon ay ipinarerenta lang po nila yung unit na yan kung sino po yung kanyari meron. Tama, maraming ganyan. Maraming ganyan talaga. Nag-invest lang po talaga sila pang investment. Tapos pag uuwi po sila, babalik sila dito sa Pilipinas for a few weeks para magbakasyon, ay yan meron po silang natitirhan instead na magkumukumuha pa o matumira sa isang hotel. Na. So, yan lang po talaga ang purpose po ng unit na yan. Yan ay isang investment. Nagkataon naman po, ito pong si Angelito San Juan, isa po itong kaibigan lang po ng pamilya talaga. At meron po siya talagang inaimbita lang na mag-attend isang kasal noong June 1 dito sa Archbishop's Palace. Dumating po yan ng May 13 po ng umaga, galing po ng LA. At talagang pinagamit lang po yung unit na yan sa kanya. May pahintulot po yan galing sa Serendra Management na pwede siyang tumira dyan for a maximum of 9 days. Nagkataon ho, bago ho kumain sila, nung hapunan, nung gabi, saka po nangyari yung explosion. So, sa akin pong sinasabi po sa mga tao, ay ito po ay isang napakalaking aksidente at ito si Angelito San Juan po ay was just in the wrong place at the wrong time. Ano po? Mm-hmm. Si Mr. San Juan po ay isang 63-year-old na IT professional. Ang trabaho po niya sa United States ay senior data architect po sa American Honda Motor Company sa Torrance, California. And siya po ay isa rin po na umalis po ng Pilipinas ng 1982. Dadalawang beses lang po siya na nandito sa Pilipinas since then, February last year. At ito lang pong trip po niya na ito. Sa madaling salita po, wala pa po siyang 24 hours na nandito sa Pilipinas noon kung nangyari po yung pagsabog. So, sana po maalis na po sa isipan ng mga tao no, na meron siyang kinalaman dito sa pagsabog. At sana po iwasan na po yung paggamit po ng salita na person in interest. Kasi wala po sila talaga makukuhang magandang paliwanag kung tungkol kay Angelito San Juan. So, meron po bang ano ang kwento po, ibig sabihin nasa loob ho ng apartment ba itong sa loob ng unit itong si San Juan, ano mangyari yung kaya siya nasaktan? Kasi nga ho, hindi kahit nga po ako, hindi ko talaga siya mismo nakausap no? Yung pong mga doktor kahapon, hindi po ako pinayagan na makapasok ng ICU kasi even up to now po talagang very unstable po yung kanyang kalagayan. I mean, isipin niyo na lang po no, nasa gitna po siya ng isang napakalakas na pagsabog. Oo, natanggal yung slab. Tumilapon po yung isang malaking concrete Pader. Slab ng more than 50 meters away. Kung nga lang po yung sumabog yung plapla na paputok doon sa harap po natin, mararamdaman niyo po yung lakas ng hangin. Eh, no? Mm. Eh, ito na lang po, siya mismo nandun sa loob. At 63 years old. 63 years old, hindi po siya bata. No?
At ito ang paliwanag ng mga doktor, 85% po ng buong katawan niya ay nasunog. Naku, so, grabe. Medyo, well, yun nga lang po, talagang napaka ano, maselan po ng kanyang kalagayan ngayon. Hindi po siya makausap at probably it may take about 3 to 4 days, no, para talaga malaman ng natin lahat kung ano talaga yung nangyari, kung ano yung mga ginawa niya just prior to the explosion. So, even kahit nga po ako, nagtatanong po ako, ano ba, nasa loob ba siya ng unit, papalabas, hawak ba niya yung pinto, alin pinto yung hawak? Hindi ko po talaga rin masasagot until probably siya na mismo yung magpapalitan. Oo nga po. So, sinasabi nyo, itong tenant si Angelito San Juan, eh talagang may authorization ito. Ganyan naman ang strategy, ang patakaran yan. Halimbawa, kung may pahihiramin ka, dapat talaga merong permiso yan from the Serendra Property Management. At tama naman yung sinasabi ninyo, hindi sila dapat maging person of interest. Pero may binanggit kayo sa akin na sunog na sunog ang katawan niya. At kung hindi naman ito bomba siguro, LPG na sa isip ko. Pinapayagan ba ng Serendra na may LPG dyan? Alam ko kasi sa Rockwell, bawal ho ang LPG. Ang ginagamit doon, okay, lagi puro kuryente. Opo, one point po, talaga hong mahigpit po ang security ho sa ano sa Serendra po. Para ho makapasok man lang diyan, kailangan ho humingi ng permiso yung pong property owner at kailangan ho itong aprubahan ho ng Serendra Management. So yung pong mga lumalabas na balita na meron siyang 9-day permit, totoo po 'yan. Ang nangyari po kasi is that humingi itong si San Juan ng leave dun sa kanyang employer sa US at binigyan siya ng 5 days. Na leave, no? Ngayon, ginamit na rin din niya pati yung Sabado-Linggo doon sa magkabilang yung doon sa 5 days. Kaya naging 9 days po 'yan. Ngayon po, wala pong LPG sa lahat ho ng mga unit sa loob ng Serendra. Mm-hmm. Ang Serendra po ay meron tinatawag na centralized po na gas lines. Naku. Yan po ay nagmumula po sa ilalim at yan po ay may metro. Meron din pong sa amin pong pagkakalam, ang Serendra po, meron siyang mga breakers, may mga cut-off po yan. Yes, so. Kaya pag nagkaroon po ng leakage, kunyari nagkaroon po ng leakage, ay automatic po na nagsha-shutdown po yung mga gas lines po na ito. So hindi ko lang po alam talaga kung ano po yung nangyari. Lahat po dito talagang in the dark po. Alam so, nyo, mas mainam po siguro na talagang hintayin na lang po namin din kung ano yung magiging resulta ng ito. Alam mo, nagtaka ko sa inyo na ikaw nga may gas line yung Serendra sapagkat sabi ko, sa Rockwell, ang experience po namin, talagang hindi pinapayagan yung mga gas line na yan. Hindi pinapayagan dahil sabi nga, baka magdulot ng aksidente. But now, na sinabi ninyo na meron siyang gas line, so nasa isip natin at nasunog yung biktima, at saka, totoo ba yun na nagreklamo na itong si Angelito San Juan about the odor in, I don't know, may ganun po bang reklamo raw na documented na hindi magandang amoy sa loob ng yes, unit? Yes, Jake. As early as 1:50 p.m. po ng May 31, nagreklamo po itong si Angelito San Juan na medyo na nahihirapan na huminga. Yung lumabas po sa balita ay suffocating. Kasi yun naman po talaga yung ginamit niya na word, I am suffocating. Nagreklamo po siya una doon sa kaibigan niya na tita noong mga property owner. No? Ang pangalan po ng tita ay si Herminia Ochoa. Nagreklamo siya by text. Ngayon, ang dahilan po kung bakit po siya nahihirapan huminga, kasi nung bumalik po sila galing po sa galing sa ano sa lunch, kumain po sila sa lunch sa labas. Pagbalik niya po nung unit, napansin po nila wala akong kuryente sa loob ng unit. Kaya natural po, pag walang kuryente, walang ventilation, kulong na isang kwarto, walang ventilation, walang aircon, nahirapan po siyang huminga. Kaya po nireklamo niya po ito sa building management. Ang katunayan po talaga, Jake, is that wala talagang kuryente nung panahon na yon, and nagkaroon lang po uli ng power sa unit, no, at 6 p.m. noong pong May 31. Noong gabi. So, ulitin ko po ang timeline. 1:50 po, bumalik po si Angelito San Juan doon sa unit. Wala pong kuryente at nahirapan po siya huminga. Pero tumira pa rin po siya doon. Nagpahinga po dahil siya ay gini-jet lag. Nagkaroon po uli ng kuryente, 6 p.m. na po. Tapos, noong pong bago po siya umalis para kumain ng hapunan ng 7 p.m.,
saka po nangyari po yung explosion. At siya, hindi natin malaman kasi nasa loob, siguro what part ng unit siya nandun, whether nasa pinto siya o nandun siya sa, din natin alam yun. Opo, marami po mga spekulasyon kung siya ay papapalabas pa lang, nakalabas na, sinasarado yung pinto, kung nasa loob ng banyo, ay hindi po namin din masasagot. So, hintayin na lang po natin siguro kung magising na po si Mr. San Juan. Tama yun, kasi ang atin lang nakikita ngayon, kung wala namang bombang nangyari doon, sabi nga natin, eh malamang at yung suffocating na sinasabi niya, eh dahil nga po walang ventilation, baka pwede rin na ika nga eh. Baka may leak somewhere. I don't know. I'm just saying. Kasi ganun, bakit ito ganun kalakas at nasunog siya eh? Wala naman yung pinanggagalingan nyo. Kundi syempre, merong something na may gas doon sa unit niya na inreklamo niya at 150. Na sabi nga natin eh, siguro eh. At ang background naman ito sa Angelito San Juan, sabi nyo nga, hindi naman dapat going person in interest ito. Dahil talaga namang they're businessmen at ika kayo may-ari naman eh, talaga nagpaparenta, kaibigan lang. Talagang hindi pwedeng lagyan ng masamang angulo. Opo, kaya nga ho, talaga minarapat na po nung may-ari na at magbigay na ng mga ganitong, at least yung mga facts, no, na mismo hindi naman natin matanong kay Mr. San Juan, kasi po, nakakabahala din naman yung magkaroon din ng pagdududa yung mga tao tungkol sa kanyang personalidad. Ito po si San Juan ay isang family friend po, at minarapat na rin po nila na magbigay ng linaw para na rin po sa kabutihan ng lahat. At saka gusto rin natin malaman kung bakit merong ganung amoy sa lugar na yun, o ika nga, why is it suffocating? Suffocating dahil patay ho yung kuryente, or suffocating dahil pumapasok na yung ika nga, yung nakalalasong iniisip natin? Yun din ang gusto nating malaman. Opo, and that's opo. On the part of property management ng Tuserendra, no, o nung Ayala Land. Sila dapat magpaliwanag nun. Instead of itong mga imbisigador, parang pinagbibintangan itong mga kliyente ninyo. Opo, opo. Okay. Hintayin na lang po natin siguro. Siguro kahit, ang person who dito na talagang very important would be si Mr. San Juan. So, sana po ay siya ay makarecover dun po sa kanyang injury. Sana ay, po sana. Wala namang mangyari po na baka sumama pa yung kalagayan niya o baka mamatay pa. Lalo po tayong magiging in the dark po nito. So, who is sino po nag-represent kay Mr. San Juan? Kayo rin po ba o iba? Well, minarapat na po ng pamilya na ako na din po daw yung tatay yung bilang kanyang representante. Kasi nga po, hindi po natin masasabi kung anong magiging ikot po ng investigasyon. So bagay. Baka mamaya, bumalik uli sa kanya. Mabuti na rin at least meron akong tao na gagabay sa kanya during the process. Pero ibig sabihin, who is putting the bill sa kanyang pagpapagamot? Yun, hindi ko po masagot yun. Hindi ko natanong dun sa pamilya kahapon. Right now po, dalawa po yung nagbabantay sa kanya. Yung pong si Herminio Ochoa, saka isa hong kapatid na lalaki na who is also temporarily here in the Philippines. No? Okay. Mga ano po talaga to, mga immigrant na po to mga ito. Mm. So, na nagkataon lang talaga na doon nadudun siya sa unit, bigla hong sumabog. So actually, American citizen na sila. American citizen na sila kung tawagin. So, yes po, yes po. Anyway, nagkataon lang po talaga. So ang kaklarin ko lang kung Attorney Fortuna, nakakausap na po ba siya o hindi talaga makausap? Ano? Hindi ho makausap he is under heavy sedation dahil ho doon sa injuries. Mantakin niyo po, 85% ho ng katawan niyo sunog. Naku, grabe yung sakit noon. Napakasakit ho noon. Napakasakit. Tama. And wala pa ho doon yung internal injuries because of yung blast. No, hindi po namin masagot ayoko kong pangunahan yung mga doktor, pero yesterday they were very concerned about something sa loob niya. Pero ayoko unahan ho yung mga doktor. Sige po. But the most I can say, burned po siya ng 85% of the body, about 15% po ay third degree burns po. Pero yung kanyang condition po ay talaga napakadelikado, ipagdasal na lang po natin na sana makarecover. Ang importante po rito, narinig namin ang panig ng inyong mga kliyente, at lalo na yung unit 501 owner, pati yung tenant. No? Yun ang importante po sa amin. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Raymond Fortun. Walang anuman po at magandang umaga po uli sa lahat. Arlene de la Cruz at Jake Madarazo. Banner Story. Banner Story.